Good morning, Pilipinas! We are on our way to San Mateo Shotgun Mountain. Actually, malapit na tayo. And of course, I'm riding my ever-reliable TBS XL100. Yeah! Kakaride lang natin sa Mountain Province. No, nag-break-in. So, ito lang uli ang next long ride natin. I'm with my friend, si Mayo. He's riding his Rusi 125 Cafe Racer. This is actually my first time here. And I heard pwede mag-camping. Pero we're not going to camp today. Kasi di pa natin kabisado. Cool, bakit na? Naku po. Kakapasin tayo. I don't know kung nakikita niya. Sobrang stiff niyan. Pero kaya naman ang XL. Uh-oh. Hair clip. Napataas. Sobrang stiff nito, man. Tingnan nyo. I'm using stock sprockets. 1346. Wow, kaya naman pala. Oh man, this is beautiful. Ang ganda. Just like Marilaki, oh. Ang problema sa TBS XL100, carbureted. At habang tumataas ang elevation, numinipis ang hangin. So tulad dito, puro pataas. Struggle tayo. Hindi nakakapag-adjust ang carburetor. Unlike sa mga EFI. So ngayon, oh, hirap na hirap tayo. So dito, magpipicture muna tayo. Slow crawling. Ang takbo ko ay parang 5 to 10 kilometers. On a stock XL. Hirap na hirap. Shotgun Mountain. Kailangan mo rito mas malaking sprocket sa likod. para ako nakabisikleta. Pero umaakyat. 5 to 10 kilometers per hour. Oh my God. Ayan, nakabuelo na. So ayan, medyo pag-isipan nyo guys kung aakyatin nyo to on a stock XL. Kasi po, hirap talaga. Pero ang ganda rito guys. Sobra. Lamig.
Vela tayo. Kasi kanina huminto ako in the middle of the stiff road sa gumapang. Pero hindi namamatay ang makina. Talagang iaakyat ka niya. Doon tayo sa pinakamataas hanggat kaya ng motor. So sa mga nagmo-modes ng sprockets, dati nahilig din ako dyan eh. The bigger the rear sprocket, mas malakas ang hatak. So 1346, medyo kinukulang. Pag puro ganito pataas, kailangan mo mas malaki. So yung 1442, medyo kakapusin din. I think this is the end of the road. So that's the end of the Shotgun Mountain. Kasi parang ginagawa pa doon ang daan, so bawal pa. Amazingly, hindi namamatay yung makina na XL. Igagapang kanya kahit ang takbo mo ay 55 kilometers per hour. Oh, ang ganda, look. And mas maganda talaga kung naka-disc brake, no? Tulad nitong pababa. Eto problema sa mga scooters. Wala kasing gearing. Kaya wala kang engine brake. Unlike yung mga standard motorcycles, sa ganito mag first gear ka lang, mabagal ka na. So tatambay ulit tayo. Our adventure for the day, Pilipinas. If you like this video, please hit like and subscribe if you haven't subscribed yet, and I'll see you on the next adventure. So this is Bang of Adventure Pilipinas. Ride smart, ride safe, and make every day an adventure of your life. Yeah.